Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pag-usapan po natin ngayon guys ay tungkol po sa gold na 24 karat. O mayroon din po kasi tayong kababayan na nandun po sa Taiwan ngayon na hindi po maganda yung experience niya tungkol dito. O basahin ko lang po yung comment ni Yvonne Sagit. Ayan, nilagay ko po sa screen. Thanks po sa pagsagot sa aking mga katanungan. Kasi po isang beses, kasi akong bumili dito ng 24 karat noong 2013. Umuwi po ako ng Pinas nitong isang la, pero sabi sa akin ay 21K lang daw po yon. So yun po yung na-experience ni Yvonne Sagit. Yan, shout out sa iyo kabayan, ingat ka dyan sa bansang Taiwan. O hindi po maganda yung na-experience na kasi ang binili po niyang ginto ay 24 karat, pero nung sinangla na niya dito sa Pinas ay 21 karat na lang. So malaki po ang diferensya. Mahal po ang pagkabili niya, pero mababa lang po ang tanggap kasi 21K lang daw po. So ayan. Sa akin naman guys ay iba rin yung na-experience ko tungkol sa 24 karat na yan. Kasi noong 2011 po, bumili po ako ng gold coins na 10 gram. Ang halaga po noon ay 21,000. So tinago ko po ng 3 years kasi iniisip ko po tataas talaga ang value ng gold na yon. Pero nung kailangan ko po ng pera ay dinala ko po sa pawn shop. So nakakagulat po kasi ang presyo niya po ay presyong 18K lang. Ang ginawa ko kasi noon guys, pumunta po ako sa sikat na pawn shop, so hindi ko na lang po pangalanan. Nagdala po ako ng singsing na 18 karat, tapos yung gold coins ko na 10 gram 24 karat. So una ko pong pinatingnan ang singsing ko na 18 karat, so ang per gram po ang tanggap noon ay nasa 1,300 per gram ang 18K. So pinakita ko rin po yung gold coins ko. Nakakagulat po kasi ang tanggap lang din po ay 1,300 per gram. So nagulat po ako kaya tinanong ko po sila bakit ganon. 24 karat kasing presyo lang po ng 18K. So ang sagot lang po sa akin ay mababa lang daw talaga ang 24 karat. So, pero yung karat niya guys, 24 karat naman ang kilatis nila, pero yung presyo lang po ay mababa lang talaga. O ang sabi pa sa akin, kailangan daw pong butasan muna kung isang lako para daw makita po yung gitna. So hindi po ako nakontento nun guys. Naghanap po ako ng ibang pawn shop, pinatingnan ko rin po. So ganun din talaga. Yung isang pawn shop na hindi sikat po ay ang tanggap lang po niya sa gold coins ko ay 1,280 per gram. So mas lalong bumaba. Kaya po nung time na yon, kahit gipit po ako, o hindi ko na lang po siya sinangla. O pinalipas ko muna. Mabuti na lang guys, after 3 days, o may nakilala po akong subastero. Yun po yung mga bumibili ng mga gold coins, mga gold bars, o ganon. O may pwesto po siya na maliit at gumagawa rin siya ng mga sirang alahas. So pinakita ko po yung gold coins ko. So tinest niya guys, 10 gram tinimbang niya, pinakita niya sa akin harap-harapan, tinimbang 10 grams. Kiniskis niya po, tinest, pinatakan po ng nitric acid, 24 karat, pero hindi na po niya binutasan. So nag-offer po siya ng price na 14,000. Hindi po ako pumayag kasi masyadong mababa. O nakiusap po ako baka kayang hanggang 16. O tumawad din po siya. So tumawad din po siya sa 15,000. So binigay ko na po, binenta ko na po sa halagang 15,000 kahit luging-lugi po. Dahil po gipit ako, dahil gipit na gipit po ako noon. O naibenta ko po ng halagang 15,000. O malaking bagay na rin yung 2,000 ikumpara sa pawn shop. Kasi ang tanggap lang po ng pawn shop ay 13,000 lang kasi 1,300 lang po ang per gram. O malaking bagay na rin po yung 2,000. Yung 1,300 po sa pawn shop ay babawasan pa po ng 4%.
or 3%, so depende po sa percent nila. So malaking bagay na po yung naidagdag nun. Malaking bagay na po yung 2,000 mahigit sa pinagbintahan ko. So ganun guys, yun po yung na-experience ko, yun po ang na-experience ni Ibon Sagid sa bansang Taiwan. So, yun lang po, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin YouTube channel, lahat po ng nanonood, nag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!